Hello mga kababayan. So guys, alam naman natin by this time na denied yung sinampang inhibition ni Bantag laban kay Secretary Remulla at sa DOJ, di ba? Kasi sinasabi nga niya doon dapat daw sa ombudsman dinggin ang kanyang kaso. Kasi nga daw si Secretary Remulla ay bias sa kanya. Kasi nga daw, hindi pa man daw nagsisimula yung kaso, siya na yung dinidiin at itinuturo na mastermind sa pagkamatay ni Kapercy Lapid. So, ang sagot naman sa kanya ng, ng mga prosecutors ay nonsense o walang basis, walang merito yung mga sinasabi niya. At dahil nga, tungkulin ni Secretary Remulla na i-report sa atin kung sino talaga, ano ba yung nangyayari sa kaso ni Kapercy Lapid. Sino ba ang tinuturo ng mga ebidensya na sinasubmit naman ng PNP at saka ng NBI sa DOJ, na sino tinuturo ng mga ebidensya na talagang mastermind dito, at nagkataon lang na si Bantag ang tinuturo nun. Kumbaga man, parte yun ng trabaho ni Secretary Remulla na i-report sa taong bayan ang progreso ng kaso ni Kapercy Lapid. Kasi nga ito ay national interest na. Dahil si Kapercy Lapid, hindi naman talaga basta-basta isa siyang journalist. Kumbaga man, isa siya sa mga lumalaban sa katiwalian ng bayan, tapos pinatay. Kaya nga, kumbaga, kailangan talagang malaman kung sino gumawa nito. Nagkataon na ang tinuturo ng mga ebidensya ay si Bantag, na of course, tungkuling i-report naman ni Secretary Remulla sa atin. So, ito na guys. Dahil dito, pinagpapasa na ng kontrasalaysay o counter affidavit si Bantag. So, dito, para sa akin, ito na yung chance mo, Bantag. Yung mga binibintang mo kay Secretary Remulla na siya yung mastermind, tapos tinuro mo na ang inutusan niya eh si Agoho, ipagsusulat mo na dito lahat ng mga detalye kung paano mo masasabi na hindi talaga ikaw yung mastermind at ang tinuturo ng ebidensya ay si Secretary Remulla. So ito na yung chance mo na dinggin yung alam mong katotohanan pala. Yung hindi pala ikaw talaga yung pumatay kay Kapercy Lapid. Isulat mo sa kontrademanda mo, kontra salaysay mo, na ito, si ang gumawa nito, Secretary Remulla, tapos inutusan niya si Agoho, at iligtas mo yung sarili mo, di ba? So dito, kung talagang hindi guilty si Bantag, ito ang gagawin niya. Kasi pag hindi ka guilty, matapang ka. Kasi isipin mo, ito yung totoo eh. Alam kong wala akong kasalanan eh. So kailangan ito maparusahan talaga. Ang alam kong gumawa nito si Secretary Remulla. Isulat mo sa kontrasalaysay mo kung paano sila ngayon. At isulat mo rin bakit hindi ikaw yun, di ba? So, ito, ewan ko lang kasi ang alam ko talaga, guilty si Bantag. Siya talaga yung tinuturo ng ebidensya na mastermind, no? Sa pagkamatay ni Kapercy Lapid. Alam naman ni Bantag na totoo naman na siya yun, no? Kaya nga, buying time siya. Talagang ayaw na ayaw niya na siya maumpisahan na yung proseso. Kasi guys, pagka inaumpisahan ang proseso na to, bababa na yung warrant of arrest. Kasi nga, ang kaso na to, murder to eh. So, kumbaga man, habang dinidinig to, nakakulong yung mga akusado. So, dito na nga, pag naumpisa na to, bababa na yung warrant of arrest ni Bantag at saka ni Solueta. Which is yun ang ayaw na ayaw nila. Kaya nga kung ano-ano ang delaying tactics ang ginagawa nila. So, dito guys, makikita na natin na hopefully, mag-pray tayo na umusad na yung kaso ni Kapercy Lapid at malaman na yung totoo. So, kung hindi naman totoo si Bantag yun, lalabas naman talaga na hindi siya eh. Pero kung talagang totoong siya yun, sa totoo lang, walang magaling na abogado pag si God the Father, God the Son, Jesus Christ, at God the Holy Spirit na nag-reveal na ikaw talaga yung guilty, di ba? Ikaw talaga yung mastermind. Walang makakasalba sa yung magaling na abogado sa Pilipinas. Sinasabi ko lang. So, ayun lang guys, natutuwa naman ako sa naging resulta na to. Tapos lumabas na rin yung resulta dun sa inhibition na sinampan ni Bantag laban sa DOJ at saka kay Secretary Remulla. So, kumbaga man, hindi dininig yung gusto niya na sa ombudsman dinggin yung kaso niya.
So, tuloy dito under sa Department of Justice. And dito na lang guys, and blessings, blessings everyone. Bye!